Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa devoted siya sa atin at kay Almighty Father. Yung na-experience ni Jesus na ipinako siya sa cross, laging nasa sa isip niya yun. Yung mangyayari na paghihirap na ma-experience niya, na parusahan siya, saktan siya, imak siya. Laging nasa isip ni Jesus yun. Burden niya, daladala niya lagi yun. Bago pa man siya mag-umpisa ng ministry niya, alam na ni Jesus yung mangyayari sa kanya. Kasama niya yung kanyang mga apostles. Alam niya na yun. Kaya lagi siya nagpe-pray. Mingi siya ng kalakasan kay Almighty Father. So tayo dapat laging ganun din. Gagayahin natin si Jesus Christ. Hingi tayong tulong lagi sa tatay natin. At si Jesus Christ na pagtagumpayan niya yung kanyang mga trials and tribulations sa mundo na to. Kaya pwede rin natin siyang tawagan. Dahil siya, alam niya rin kung paano ang maging isang tao. Dahil naging tao siya dito sa mundo. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan natin, alam ni Jesus yung pain, yung heartaches natin. Yung mga iniisip natin sa araw-araw, alam ni Jesus yun. Yung emotions natin, alam ni Jesus kasi na-experience niya yung way of thinking natin, nakasama niya yung mga tao, kaya alam niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, hindi naman alam ni Jesus yung nararamdaman ko eh. Alam ni Jesus. At si Almighty Father, alam din niya dahil siya ang ating creator. Sa kanya tayo galing. Kung mababasa niya no, yung sa Old Testament, pag nagsalita si Almighty Father. Nakakatakot magsalita si Almighty Father. Pag nagkakasala tayo. Pero, tanggap niya tayo. At kung lalapit tayo sa Kanya, willing si Almighty Father na tanggapin tayo. Kahit wala tayong daladala. Ang daladala natin, yung kadumihan natin, tanggap tayo ni Almighty Father, basta ang importante, hingi tayo ng kapatawaran. Kahit ano pang mga nagawa natin, ganun kabait si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Kahit isa tayo sa naging sanhi ng pagkamatay ni Jesus. Yung sa Old Testament, no, eye for an eye, tooth for tooth. Diba? Yun ang utos ni Almighty Father sa Old Testament. Yung old law na ibinigay niya kay Moses. Yung eye for an eye, tooth for tooth. Na-fulfill yun kay Jesus Christ. Kaya hindi mo masasabi na hindi nangyari na ngayon yung eye for an eye and tooth for tooth dahil si Jesus Christ yung naging kapalit. Pag nagkakasala tayo, nakakapatay tayo ng tao. Imbis na tayo ang patayin, si Jesus na eye for an eye, tooth for tooth, sinalalo ni Jesus lahat. Yung iwi-whip ka sa likod pag nagkasala ka sa Old Testament. Iwi-whip din naman tayo. Pero hindi na tayo. Si Jesus Christ ang pinalo sa likod, frinog, or nilatigo sa likod ng bakal. Kaya yung fulfillment ng Old Testament, si Jesus Christ na lahat sumakop. So, paano natin hindi mamahalin si Jesus Christ kung ganun ang ginawa niya?
Paano siya hindi mamali ni Almighty Father? Kung ganun ang ginawa ni Jesus. Siya yung naging sacrifice para sa atin. Sa dami nating tao, simula pa noong time ni Jesus, hanggang ngayon, ang dami natin, di ba? Nawala na yung mga nauna sa atin. Generation tayo ng mga makakasalanan. Matitigas ang ulo. Pero kaya ni Jesus Christ lahat. Punan tayo. Dahil sa sobrang dami natin, kayang punan ni Jesus Christ yung pagkukulang natin kay Almighty Father. Si Jesus Christ ang nagpuno nun. Kaya may karapatan si Jesus Christ na pagdating niya sa kanyang second coming, siya ang magja-judge sa atin. Sa ngayon, hindi tayo inuusgan. Inaanyayahan tayo ni Jesus Christ na lumapit sa kanya patungo kay Almighty Father. Sapat si Jesus Christ para sa ating lahat. Kaya nga, di ba, ang example doon, yung pinakain niya, yung 5,000 men, hindi pa kasama doon yung mga babae at mga bata. Tsaka yung 4,000 men, yung dalawang beses yun, di ba, isa 5,000, isa 4,000, na puro lalaki lang ang binilang, pero yung mga babae, nandun din, hindi lang nabilang yung babae at tsaka yung mga bata. Ibig sabihin, sapat si Jesus para sa atin. Kaya hindi na tayo tatawag pa ng ibang mga pangalan, ng kusino-sino man. So, basahin natin, no? Last time, Luke tayo, nagbasa, no? Luke chapter 21. So ngayon, babasahin naman natin ay Matthew. Balik tayo sa Matthew. Parang kaparehon lang din ito ng Luke chapter 21. Yung pinag-uusapan dito, yung sa Luke, yung nasira yung temple nung 7th, walang binanggit na date dito dahil si Jesus Christ, sinabi na niya na masisira yung temple. So nasira nga yung temple. So si Jesus Christ, he was crucified 32 or 33 AD. Nasira ang temple ng building, no? Yung structure, yung temple na structure mismo, nasira yun noong 70 AD. So, alam ni Jesus na masisira talaga yun. So, dito muna tayo sa Matthew. I-recap natin yung Matthew chapter 23 muna. So, yung message dito sa Matthew chapter 23, yung hypocrisy ng mga religious leaders. Ano ba yung hypocrisy? Ano ba yung ibig sabihin ng hypocrisy? Yung double-faced ka. Yung hypocrisy, galing yun sa word na hypocrite, na Greek word for actors, maarte. Umaarte. Greek na hypocrites. Hirap basahin, no? Hypocrinethai. Hypocrites. Old French, hypocrite. English, hypocrisy. Middle English, hypocrite. So, hypocrites, actor. Maarte.
hindi totoo, sinungaling. So yung mga religious leaders, hindi lang ito noon ha, itong mga binabasa natin na kinukwento ni Jesus at salita ni Jesus, current ito. Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga hypocrites. Hipokrito na religious leaders. They do not practice what they preach. Ano ba yung pinapractice na pinapreach nila na hindi nila pinapractice? Yung pagmamahal sa mga mahihirap, pag-share ng mga blessings sa mga mahihirap. Ang gusto lang nila lagi, puro pakabeg, kuha ng kuha lang. Pero hindi sila namimigay. Tatayo sila ng mga magagandang school, mahal ng bayad sa school. Imbis na ilibre sa mga mahihirap, hindi. Kailangan pa, mayaman pa ang mag-aral sa mga private schools na yun. Na usually, karami na yung mga private schools na yun, ang sino ba ang may-ari ng mga yun? Ng mga private schools na yun. Meron nagsasabi, Christian sila, no? Pero may private school sila, ang mahal ng bayad. So, imbis na kung Christian ka, dapat isi-share mo yung blessings mo, yung mga bata na mga mahihirap tutulungan mo, tutulungan mo rin na makapag-aral. Pero ang ginagawa, pang mayaman, malaki ang tuition fee. Marami, iba-ibang mga religion at denomination. Wala akong pinatutungkalan na isang religion, ano? Hindi. Lahat-lahat. Kaya nga hindi ko alam kung saan ako sasali. So, sa verse 5, yung walang justice, walang awa, puro, walang awa sa mga mahihirap, hindi nag-share sa mga mahihirap, hindi maawain, walang hustisya, at hindi faithful. Yung pangalawa ay nagtuturo ng mali. Blind, leading the blind. Imbis na mag-aral on their own with the help of the Holy Spirit. So, ang pinaka-aaralin nyo is galing sa leader ninyo na hindi nyo naman alam kung totoo ang sinasabi ng leader ninyo. Basta pag sinabi lang ng leader nyo, yun na yun. Yun ang tatanggapin nyo. Kung talagang mahal natin si Almighty Father, kikilalanin natin siya on our own. Hahanapin natin siya. Lovers of money, no? Yung mga religious leaders, mahal ang pera, nakakaya, nakasulat. Top 10 richest religious leaders. Asa na dun yung pagmamahal sa kapwa, tao na mag-share ka, bakit, ba't kayo maman? Anong nangyari? Anong nangyari? Si Jesus ba nagpayaman sa mundo na to? Ha? Magtayo ba si Jesus ng school? Kasi nga, dapat laging si Jesus Christ yung example natin. Naging humble, si Jesus Christ humble siya. Yung way of life niya, simple lang. Mas inuuna niya yung mga tao kumpara sa sarili niya. Inuuna niya makakain yung mga tao. Kasi ngayon, yung mga religious leaders, greedy. Kung saan sila makaka-benefit, doon sila. Ah, ito si brother, mayaman to, hikayatin natin to maging Christian. Sikat ito, ito yung sikat to eh. Dapat i-share natin ang Word of God kasi sikat siya. Marami siyang may co-contribute sa ating organization. So, baka sabihin niyo, hindi, nag-aano naman kami, nagkakaroon kami ng mission time. Yung nagpapakain kami sa mga mahihirap. Ilang beses lang yung nagpapakain kami sa mahihirap. Sa mga marginalized. Sa mga vulnerable. Ilang beses yun.
Kasi yung religious leaders ngayon, pinasok na ng mundo. Pinasok na ng impluensya ng mundo na to. Kailangan kumita tayo. Kailangan makuha natin yung ating puhunan. Business. Doble kara, no? So, hindi natin, hindi natin malaman eh. Kaya marami ng mga tao ngayon na nagiging atheists. Ayaw na nilang maniwala kay God. Ayaw na nilang maniwala sa mga sinashare natin dahil tayo mismo ang nakaka-stumble, ang nagiging stumbling block sa mga tao. Hindi na tayo pinaniniwalaan. Ang tingin na lang nila sa atin, hindi, ano yan, makumpera yan eh, mangungolekta yan, tingnan mo. Yun lang ang tingin ng tao sa atin, ng mga Christians, kasi nga, ganun ang ginagawa, karamihan ng mga religious leaders. Dadaan yung ano, pag hindi ka naghulog ng pera, sama ang tingin sa'yo ah. Para ay, hindi na siya naghulog ng pera. Ganun no? Tapos minsan ipapaalala pa sa'yo sa ano bang tawag doon? Pulpit. Ipapaalala, magbigay kayo ng tithes nyo and offering ninyo. Pinapaalala pa. Sa tingin nyo ba, hindi kinakausap ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ yung mga tao para ano, na magbigay? Kaya kailangan ipaalala nyo pa. Kasi nag-worry kayo. Na baka wala ang magpagbambayad ng kuryente sa mga utilities. Walang bahay si Jesus Christ. Pero kayo, malalaki ang bahay ninyo, no? Nakalista kayo eh. Nakakahiya. Hindi ba kayo nahiya kay Jesus? Kay Almighty Father, hindi ba kayo nahiya? Gumagawa kayo, nag-iimbento kayo ng sariling turo ninyo na hindi kayo, hindi naman nakabase sa Bible. At kung ano man nasa Bible, tinatwist niya pa ang meaning. May mga members na nagtatanong, no? May mga members, may nagtanong na sa akin. Pero hindi naniwala sa akin eh. Sabi ko, hindi yung tithes kasi, mga Levites lang, hindi naniwala. Kasi mas pinaniniwalaan niya kung ano yung turo sa kanya. Hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos. Kung ano na yung tinuro sa kanila, yun lang. Mag-Christian tayo dapat malalim ang pagkakakilala natin sa tatay natin. Maging faithful tayo si Almighty Father. Kay Jesus Christ. Mas gusto pa ninyo rin yung mga title. Reverend, Your Highness, Your most famous doctor. Doctor ba kayo ng ano, ng medicine? Ah, anong specialization ninyo? Ayaw niyo magpatawag ng brother na gusto niya doctor. Sabi mo, hindi, sila kasi may gusto nun na tawagin akong doktor. Ba't hindi mo pagsabihan, huwag niyo akong tatawagin doktor, brother na lang tawag niyo sa akin. Ganun. Kasi nasasarapan kayo, no? Matawag kayong doktor. Reverend, pastor. Isa lang pastor natin, ang pastor meaning pastol. Shepherd, si Jesus Christ yun. Siya ang good shepherd.
hindi lang Philippines ang binabanggit ko, buong mundo. Sa Mexico, marami rin ang kanya-kanyang denomination. Sa Africa, ang dami rin, iba-iba rin. Ang dami. Nakita ko. Madadaming member, pero ang dami rin grupo na hindi mo na alam sino ba talaga dito ang totoo. Paano ba natin malalaman ang totoo? Magbabasa tayo ng Bible. Tandaan natin na hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord, makakapunta in heaven. At mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga taong mayayaman. So, kaya, ano, masaya kayo pag kayong kasali sa top 10 religious leaders. Sabi niyo, hindi, bigay sa akin yun, ibigay lang yun. Kung bigay sa'yo, pwede mo rin ibigay sa iba. I-share mo sa iba. Tapos pag mas mayaman yun pa ang kinakampihan ninyo, hindi, ano, mas pinapaboran ninyo. Asan ang hustisya doon? Nakakita na ako ng ganong example, ha? Kaya alam ko yung mga pinagsasabi ko. Alam ko yung mga sinasabi ko. Sa tingin niyo ba, hindi ako nasasaktan pag sinasabi ko yun? Nakapareho ko kayong Christian. Pero mali ang nakikita natin sa kapwa-taon, sa kapareho nating Christian. Mali ang ginagawa. Sa tingin nyo, hindi ako nasasaktan. Kailangan kong sabihin eh. Kailangan kong sabihin ng totoo para magising tayo. Sa tingin nyo ba gusto ko kayong saktan? Pinagsasabihan tayo ni Almighty Father. Pati yung tukol sa tithes, hingin kayo ng hingin ng tithes. Mas ibibigyan niyo pa ng importansya yon kaysa sa tao na maging tama ang kanyang pamumuhay sa paningin ni Almighty Father. Kasi pag nagbigay ng pera na sa inyo, no, hindi, okay na yan, nagbigay ng tithes. Hindi nyo sa sinasabihan. Nakapunta na ako sa malaking ano, no, organization. Kita ko yung mga tao, iba-iba. Iba-iba ang kanilang mga dadalang evil spirit sa kanila. May espiritu ng kayabangan, nakita ko. Espiritu ng lust of the flesh, may nakita ako. Iba-iba. Merong swapang. Maganda lang sa labas na kaanyuhan. Pero yung pinapractice, hindi atin pinapractice, yung tuturo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Para tayong bulok, yung pagkaloob. Para, ano ang sabi ni Jesus dito, no? Libingan. Di ba yung mga libingan, maganda ang labas? Mga, minsan, mga ano pa. Mausoleum pa, di ba? Ang ganda ng mausoleum. Pero ang loob nun, ano, bulok, bulok. Mga daga, ipis, uod. Ito no, sa verse 29. You hypocrites, you build tombs and
to tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. And you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. Go ahead then and complete what your ancestors had started. Si Jesus Christ, sino ang pumatay sa kanya? Si Pontius Pilate. He was a Roman governor. Yung time na yon, yung king doon, si King Herod the Tetrarch. He was a Roman head of the province. Tapos sino pa ba? Yung time na yon ang namumuno ay Roman Empire. Ngayon si Paul, sino ang nagpapatay sa kanya? Mga Romans. Sino nagpapatay kay Peter? Mga Romans din, ano? Asan ngayon ang sinasabing seat of Christianity? Nasa Rome? Ha? So ngayon, you build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Alam ni Jesus. E baka sabihin, hindi naman kami yun eh. Hindi nga kayo, pero yung lugar ninyo, di ba? In Rome, ancestor nyo. Ang daming pinahirapan nung Roman times, nung Roman Empire, na nangunguna ang Roman Empire. Ang daming pinatay na Christians. Pinakain sa leon. Tapos sino ngayon ang nangungunang religious organization? Saan ang pinaka-head? Sa Rome? Parang parang may mali, di ba? Hindi naiintindihan ang sinasabi ko. Parang may mali. Ba't ganon? Kaya hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako sasali na organization. Lahat na lang eh. Christian denomination. Lahat na lang ng denomination, lahat ng religion. Pinagsasabihan ni Jesus. Lahat may mali. You snakes, you brood of vipers, mga ahas kayo, ulupong kayo. Lahi kayo ng mga ulupong. Mali pa yung mga itinuturo ninyo. Gusto nyo pang patawag, mas tawagin pa ang ibang mga pangalan ng mga tao na namatay na. Kumpara sa tawagin ng pangalan ni Jesus Christ, siya kani Almighty Father. So, matatawag bang faithful yon? Kung faithful ka kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ ang tatawagin mo. Hindi yung mga tao na namatay na. Dahil si Jesus Christ ang tatawagin natin, namatay siya pero buhay siya. Nabuhay siya. He's God of the dead and not God of... He's God of the living and not God of the dead. Sabi ni Jesus Christ, yung Almighty Father, God of the living and not God of the dead. Kasi si Jesus Christ, nabuhay siya magmuli. Kaya pinagsasabihan ni Jesus Christ tayo para buksan ang isipan natin. I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. And you were not willing. Hindi tayo willing. Kasi mas inuuna natin yung sarili natin, yung gusto natin, yung mga natutunan natin na mali. Yun ang gusto natin, yung mga human tradition natin. Kaysa sundin kung anong nasa Bible. Itinuturo niyo ba na yung tithes galing sa mga Levites? Turo niyo, no? Yung mga... Christian denomination. Ituro niyo. Ha? Ituro niyo na kaya may tithes. Dito galing kasi yon Levites.
kasi hindi niyo tinuturo. Kasi pag itinuro niyo, mabubuksan niyo ang isip ng tao. Eh bakit ka ngayon nanghingi ng tithes? Eh, Levites ka ba? Kaya yung mga Levites, wala silang lupain. Eh, ikaw may lupain ka, ba't ka nanghingi ng tithes? Ganon. Hindi niyo tinuturo, no? Ayaw niyo. Kasi nga, mabibenefit kayo pag hindi niyo tinuro. So, faithful ba kayong matatawag nun? Matthew chapter 24 na tayo. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. So, umalis na si Jesus sa temple. Naglalakad sila paalis, palayo. Nakita ng mga disciples yung temple. Ang ganda. No? Maganda yung pagkakagawa. So, yung unang temple na pinagawa ni King Solomon, nasira yun. Sinira ni King Nebuchadnezzar. So, itong pinuntahan na temple ni Jesus, pangalawa ng temple to, no? Na matagal din ginawa. Matagal tong ginawa din. Kaya, mas maganda pa, no? Mas malawak. Naging capital kasi ang Jerusalem. Ginawang capital ni David. As Jesus was sitting, do you see all these things, sabi ni Jesus? He asked, truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. So alam ni Jesus na una pa lang, 70 AD, kahit wala na si Jesus dito sa lupa, nung umalis siya nung 30 or 33 AD. So nung 70 AD, nasira na yung temple. Kaya sabi dito ni Jesus Christ, walang matitira kahit isang batuman na nakapatong. Everyone will be thrown down. So, hindi na naipagwa ang temple. Dalawang beses lang. Una, si King Solomon. Tapos yung pangalawa, sino yung nagpagawa nun? Pero nasira nga. Sino nga nagsira ng temple? Romans. Kasi nagkaroon ng war, ang Jewish-Roman war. At natalo yung mga Jewish dahil sinira ng mga Romans ang temple. Nawalan sila ng low moral sila nung nasira yung temple kasi inaangkor ng mga Jew ang kanilang faith dun sa temple, hindi nila inaangkor yung faith nila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pero alam ni Jesus Christ yon na hindi siya paniniwalaan. Kaya alam din niya na masisira din ang temple. And up to now, magulo pa rin sa Israel. Dahil inaallow ni Almighty Father yun. Magulok ng ang Israel. Dahil hindi nila sinusunod si Almighty Father. Hindi nila in-acknowledge si Jesus Christ. Kung in-acknowledge lang sana nila si Jesus Christ. Pero nasa prophecy yun na talagang hindi nila i-acknowledge. Na i-reject talaga nila. So verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. So isang nakaupo si Jesus sa Mount of Olives. Pero lumapit sa kanya privately yung kanyang mga disciples. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Sabi ng mga disciples, pwede sabihin niyo sa akin, Jesus, kung kailan mangyayari na masisira ang temple? At ano ang sign ng magiging katapusan ng mundo? O yung end of the age? Or judgment day?
Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Hindi sinabi ni Jesus kung kailan, no? Pero nagbigay si Jesus ng mga signs. Kasi kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan ang kanyang dating dito sa second coming, ang judgment day. Si Almighty Father na nakakaalam. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you." Mag-ingat kayo na walang mak sa inyong makakapanloko. "For many will come in my name claiming I am the Messiah and will deceive many." Marami ang darating na mga tao na gagamitin ng pangalan ko, sabi ni Jesus. Sasabihin nila sila ang Messiah at maloloko nila ang madaming tao. May mga tao ngayon, ano? Kahit sa ibang bansa, ganun din, na sila daw ay ang padala ni Almighty Father sa mundo na to. Bakit sila ipapadala? Bakit sila naging padala? Eh, naipadala na nga si Jesus Christ. So, bakit na kinaklaim yun? Kinaklaim nila, sina sila pa ang apostle. Bakit? Kinaklaim nila na, ano ba kinaklaim nila? Marami silang, ano ba ito? Sila raw chosen by God. Sila raw ay mga prophets. Kine-claim nila yun. Sila na lang nag-claim nun. Kaya nga binigyan na tayo ng warning ni Jesus. Maraming magsasabi na darating na siya ang Messiah. Siya ang, at maraming mga tao ang maloloko. At maraming ang tao ang naloloko. Noon pa man, may mga ganun na nangyari. Hanggang ngayon, meron pa rin. At may naloloko pa din. "You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed." Marami kayong maririnig na mga gera at mga rumors na magkakagera. Pero, huwag kayong matakot. "Such things must happen, but the end is still to come." Kailangan mangyari yon, yung gera, kailangan mangyari sa mundo yon. Pero, hindi pa doon ang katapusan or dadating ang judgment day. "Nation will rise against nation and kingdom against kingdom." So, nakikita naman natin noon pa man, may mga nation na nag-aaway-aaway. Hanggang ngayon, may nag-aaway-aaway pa rin. Hindi naman natitigil ang mga tao dahil sa kasalanan, dahil sa greediness. Kaya nag-aaway-aaway, no? Alam nyo yun, di ba? Kaya nag-aaway-aaway ang mga tao. O, sakop namin tong lugar na to, sakop namin tong dagat na to. Amin yung lugar na... Kasi nga, swapang, nag-aagawan. Hindi naman magkakaroon ng gulo kung hindi swapang ang mga tao. "Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places." Marami na nangyaring mga famine, natagutom, marami na namatay, namatay sa gutom, marami na nangyaring ang tawag doon, earthquake. Marami na rin namatay sa earthquake. Iba-ibang mundo, no? Sa ibang sulok ng mundo. Pati sa Pilipinas, di ba, nangyari na rin ang earthquake, mga famine. "All these are the beginning of birth pains." Birth pains pa lang. Hindi yun ang katapusan. Akala kasi natin, nagkakagutuman ng mga tao. Ito na, ang lakas ng lindol. Hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Birth pains pa lang yun. Ha? Signs pa lang yun. Humihilab pa lang. No, alam yung birth pains, parang humihilab pa lang yung tiyan mo. Ganon. Ganon ang birth pains. "Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me." So sa ibang mga sa in the past, marami nang mga tao ang na-persecute at pinatay. Yung ibang mga tao, pinagkamalang mga mangkukulam or kung ano-ano man ang kanila mga pinapractice, na pagkakamalan sila, ginajudge sila ng mga tao dahil kakaiba sila. Kasi pina-follow nila si Jesus Christ. Kinaiinisan sila. Pinagbibintangan sila kahit wala silang ginagawang masama. Kahit puro kabutihan ang binakikita nila.
kinainisan sila. Minsan no, may mga tao na mag-isa lang sa buhay na nagpe-pray, pagdududahan na agad na mangkukulam yan, patayin na natin yan, kaya nagkakaroon ng peste. Ganon, di ba noon, ganon ang ina-accuse nila ang tao, ina-akusahan nila ang tao. Pinapersecute, hindi nila alam na yun ay servant ni Almighty Father, na i-share ng Word of God, kinainisan. Hanggang ngayon, kinainisan pa rin ng mga Christians. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. So, hanggang ngayon, umaalis na sa pagiging isang Kristiyano. Nagiging atheist na. Naninira na ng mga Kristiyano. Kahit sa ibang bansa, no? Naglagay na ako ng link dun sa, last time, nung nag-link ng mga countries na restricted ang Bible or hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. And many false prophets will appear and deceive many. Hanggang ngayon, may mga false prophets pa din. Minsan, mayroon pa silang sinasabing spaceship, sasakay daw sila spaceship. Ba't sasakay ng spaceship? May mga ganun na may spaceship kami, pupunta kami ng langit. Ba't may spaceship? Hindi ko maintindihan. Ba't nag-imbento? Wala namang sinasabi rito ng spaceship na sasakay sa spaceship. Meron ako marinig eh. Sama-sama daw sila. Hindi lahat. Kasi akala ng iba dyan, pagkasama na ako sa isang denominasyon, kasama na ako sa grupo, sama-sama na kami dito. By group ang punta namin ng langit. Hindi kayo by group. Isa-isa. Okay? Hindi naiintindihan. Isa-isang... Kaya nga, relationship natin kay Almighty Father, isa-isa tayong harap. Yung mga trials and tribulations natin, iba-iba. Kaya, paano mo sasabihin sabay-sabay kayo? Because of the increased wickedness, the love of most will grow cold. Dahil sa dumadami ang kasamaan sa mundo, yung pagmamahal kay Almighty Father ay manlalamig. Kasi mas nafo-focus ang mga tao sa material things kaysa kay Almighty Father. Gawa yun ng demon na para tayo ay mawala sa focus natin at sa pagmamahal kay Almighty Father at kay Jesus Christ. But the one who stands firm to the end will be saved. Kailangan maging strong tayo in the Lord. May trials, temptations, tribulations. Alam natin, dapat kilala natin ang tatay natin para maging mag-stand firm tayo until the end. Makaya natin. Dahil alam ni Jesus, mahirap talaga dito sa mundo. Dahil na-experience niya. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Yung salita ng Diyos, ipapakalat sa buong mundo dapat. No? Ipapakalat sa buong mundo. Dahil testimony ito. Itong Bible, kaya nga itong Bible, testimony ito. Salita ni Almighty Father, experiences ng mga followers ni Christ, at salita ni Jesus Christ din. Kaya itong testimony na to, itong Bible, ang ipapakalat natin. Hindi yung kung ano ng mga leaflets na, ano ninyo. Hindi yon, Bible. And then, the end will come. Bago dumating ang judgment day, na ipakalat na ang salita ng Diyos. So tayo bilang Christians, itong ating responsibility. Share natin sa tao ang salita ng Diyos, ang kabaitan ni Almighty Father. Basahan natin sila ng Bible.
And then the end will come. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, mababasa ito nun sa Daniel chapter 9 verse 27, Daniel chapter 11 verse 31, at Daniel chapter 12 verse 11, yung abomination that causes desolation. Ano ba yung abomination that causes desolation? Yung abomination, yun yung bagay na disgusting, wicked, evil, na that causes desolation, na nagko-cause ng misery, ng darkness. So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, spoken through the prophet Daniel, let the reader understand. Pag nakatayo na yung tao na peke sa holy place, sign yun na malapit na ang pagdating ni Jesus Christ. So nasa book of Revelation, no? Darating na yung the beast, yung mga antichrist. Yun na yun. Yung pinaka-leader ng antichrist, kasi ngayon ang daming antichrist ngayon, no? Meron pang mas wicked na mga maliliit na antichrist lang yung mga nandito. Mga nakakasalamuhan natin ngayon na hindi na niniwala kay Christ, na against sa ituturo ni Christ, against sa ituturo sa Bible, mga maliliit na antichrist lang yon. Merong mas malaking antichrist. Yun, isang mayamang tao at sikat na tao. Pag dumating na yon, dapat alam natin, sign na yon. Then, let those who are in Judea flee to the mountains. Ano ibig sabihin itong verse 16? Yung mga followers of Christ should stop sinning and keep themselves from worshiping idols. Kasi, flee to the mountains, ibig sabihin nasa city sila. Kasi yung city usually andun yung madaming kasalanan, okay? Flee to the mountain, stop sinning. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Dito sa verse 17, huwag kayong kukuha ng bagay na kahit ano galing sa bahay ninyo. Ano ibig sabihin nun? Huwag tayong maging busy sa material possession and earthly wealth. Puro pagpapayaman ang ginagawa. Huwag tayong maging busy doon. Magtigil sa paggawa ng kasalanan, wag magbing busy sa kung saan mang bagay na hindi naman importante. Let no one in the field go back to get their cloak. Di ba si asawa ni Lot bumalik? Ano naging nangyari sa kanya? Naging pillar of salt. Nung sinusurog yung Sodom and Gomorrah, nung lumangon siya. So tayo, hindi tayo lilingon sa dating gawe at sa paggawa ng kasalanan. Hindi tayo babalik, kundi dire-diretso ang tingin natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kasi cloak to, no? Damit, no? Ibig sabihin, yung cloak, yung pang-covering mo, dapat hindi mo na, ano yun, hindi ka na, huwag mo nang kunin yung cloak na yun na madumi. Dapat malinis ka. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Yung mga nursing mothers, hindi to literal, no?
baka kasi sabi yung literal na pregnant women and nursing mothers. Yung sinasabi kasi dito ni Jesus is metaphor, no? Para maintindihan natin. Anong ibig sabihin nito? Yung mga mothers kasi, pregnant women, nursing mothers, burden sa kanila yung baby, no? Kailangan nilang alagaan yun. Wag tayong magfo-focus lang sa mga bagay dito sa mundo na to. No? Itong ibig sabihin nito kasi burden yun yung pagbuntis ka or may dala-dala ka, burden mo yung responsibility mo yun. Huwag tayong ma-focus sa mga bagay na ganun. Okay? Kundi mag-focus natin kay Jesus Christ, huwag tayong ma-burden sa mga problema ng mundo na to or matters of this world. So verse 20, pray that your flight will not take place in the winter or on the Sabbath. Ipag-pray nyo na ang pangyayaring ito, ang pangyayari o ang paglisa ninyo, ay hindi mangyari sa pagtaglamig, excuse me, or pag-Sabbath. Anong ibig sabihin nun? Dapat yung pagmamahal natin kay Almighty Father laging on fire. At dapat, we've stored treasures in heaven. Yun ibig sabihin nito. Kasi yung dati, yung Sabbath, hindi ka pwede magtrabaho, diba? Sabi ng mga Pharisees. Ngayon, pag Sabbath, dapat nakapag-ipon ka na. Ibig sabihin nito, dahil hindi ka na magtatrabaho. So tayo, dapat nakapag-ipon tayo ng treasures in heaven. Tapos, take place in winter, taglamig, nalalamig ka sa pagmamahal mo kay Almighty Father. Dapat hindi ganun. Dapat on fire ang pagmamahal natin lagi kay Almighty Father. Pinapractice natin yung turo sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yung mga treasures, dala-dala natin. Kahit na saan tayo magpunta, kahit anong araw, kahit anong oras. Yung mga itinuro sa atin treasures. Yung treasure, hindi yun na material things, kundi yung treasure, yung mga words of wisdom, yung mga salita ni Almighty Father. For then there will be great distress unequaled from the beginning of the world until now and never to be equaled again. Dahil pag nangyari ito, hindi na mangyayari pa sa kahit sa future, kundi hindi na ma-equal yung paghihirap. Okay? Na pangyayaring magaganap, sabi ni Jesus Christ. There will be great distress. Maraming mga problema. Problema na hindi pa nangyari noon. Simula pa nung gawin ng mundo, yung mga problema na hindi pa nangyari, simula pa nung gawin ng mundo, nung mundo na to. At hindi na mangyayari kailan pa man. So once lang yung pagdating ni Jesus Christ, once lang 'yon. If those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. So yung tribulation natin, papaikliin. Kasi kung mahaba ang ating paghihirap, baka walang masave. Pero para sa for the sake of the elect or the chosen people of God, sa minamahal ni Almighty Father, papaikliin yung oras na yon para may ma-save. Ganun kamahal si ganun ka maawain si Almighty Father. At that time, if anyone says to you, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. So, ang ngayon, ano, may mga nagsasabi na, dumating na si Jesus Christ, o nandun sa wall, nakita ko, may picture si Jesus Christ sa wall, may picture ng kung ano-ano mga taong namatay na doon nasa wall, huwag tayo maniniwala doon. Ang daling gawin kaya noon.
computer generated na. Ang madali naman loko ngayon, no? Tayo huwag tayo magiging mapapaniwalain. Kahit yung dati, yung dancing sun, sumasayo ba ang araw? Hindi ganun, ha? Tapos yung petals daw na may picture. Ginagawa lang pala yon yung petals na may picture daw si ano, tapos pinilaminate nila para yun ang kanilang dinadasalan, yung petals ng rose na may picture na gano'n. Hindi totoo yun. Ang daling gawin nun. Sinungaling ang gumawa nun. Kung sinungaling yung gumawa nun, sino yon? Sa demonyo. Kasi sinungaling eh. So ito pa may sabing, look, here is the Messiah, or there he is, do not believe it. Huwag maniniwala agad-agad. Ito, ituloy natin na, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive. Maraming magnuloloko, magsasabing sila ay prophet, sila ay messiah. Maraming darating. Ha? Ang dami. Ngayon lang ang dami. Noon din ang dami. Oh, naging ano pa. Siya raw yung prophet, tapos nung namatay siya, yung anak daw niya naging prophet, tapos nung namatay yung anak niya, yung apo naman niya naging prophet. Hindi ganun. Ginagawang family business. Hindi lang dito sa Pilipinas 'yon, kahit sa ibang bansa meron noon. Ha, baka sabihin nyo, ay, kami ang tinutukoy. So, alam ninyo na kayo pala yun. Meron dyan, kasi matanda na yung leader nila na apostle daw. E, papasok na yung, yung anak niya. Pag namatay yung tatay niya, siya na raw magiging apostle. Siya na mag-lead ng ano nila. At yung kayamanan nila secured. Yun ang gusto nila eh. Para secured yung kayamanan natin, dapat yung lahi natin naman dapat laging may lalaking anak na mga dapat laging may anak na lalaki para yun lagi ang magmamana. Para yung mga members natin, secured natin, yung mga tithes nila, sakto na sa atin yan. Tapos dadami tayo. Oh. Hindi lang turo na Jesus Christ. Hindi. Ganun ang nasa isip ninyo pero hindi nyo sinasabi sa tao. Pero nakikita natin. Nakikita natin. Maraming nakakakita eh. Akala nyo ba bulaga mga tao? Yung mga nasa labas, mga hindi member, nakikita kayo. Yung mga member na bulag na. Blind, leading the blind. Kahit sa ibang bansa, sa Korea, meron din ganun. Ano ba yun? Sa Africa. Sa Mexico. Ang dami. Tapos kung titignan mo, ang yayaman nila, ng mga leaders, ang yayaman. Hindi yun ang tinuturo ni Jesus Christ. Meron pa, no? Nakita ko, ha? Sumasayaw pa. Bago mag-service, sumasayaw pa yung leader. Ba't ganun? Tapos, nakatali pa siya. Galing from, the second floor. Nakatali siya. Tapos, bababa siya. May show. Ba't ginawang concert? Hindi ganun. Hindi ko ba't ganun naniniwala yung mga tao? Tuwan-tuwa na may mga tao. Yung galing. Hindi ko maintindihan. Ang ganda ng suot ng leader. Yung mga member naman, para mukhang basahan ng damit. Madali nang gawin sa internet yan. CGI, mga ganon. Marami ng... Kung noon may panloloko nang nangyayari na ginagawa. Hanggang ngayon, naging computerized na 'yung panloloko, digital na.
If possible, even the elect, maloloko rin, pati yung mga totoong Christians na nagmamahal kay Almighty Father, maloloko din. Nakalagay dito, oh. Mabobola rin sila. If possible, even the elect, basahin ko ulit, ah. False messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive. If possible, even the elect, maloloko din. Kaya ang gagawin natin, magpapray tayo lagi. See, I have told you ahead of time. Alam ni Jesus. I have told you ahead of time. Paparong hindi manalaman ni Jesus sa Diyos siya. Ang galing talaga ng Diyos natin. Nakamatayan na ni Peter, nakamatayan na ng mga apostles. So, nawala na yung time nila na yun. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga manloloko, no? Yung time nila Jesus, totoo yun. Pero after nila Jesus, ng mga apostles, may mga dumating na ng manloloko. Pag manloloko, sinungaling, oh, alam na natin kung sino ang tatay ng mga manloloko at tatay ng mga sinungaling, no? Mga nagpapanggap. Sabi nung dati nung ano ko, natandaan ko, yung asawa ng ate ko, alam nyo, ano? Alam nyo yung magandang negosyo? Magtayo ka ng reliyon mo. Sabi naman, yun daw magandang negosyo. Dahil, totoo naman eh. Ha? Ang gandang negosyo, walang tax. Tapos, ang puhunan mo, laway lang, manloloko ka ng tao. A scammer. So, as followers of Christ, huwag tayong ganun. Niloloko natin yung mga tao. Pag nanloloko ka, sinungaling ka, tatay mo si Satanas. Verse 26, so if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go out. Pag may nagsabi sa'yo, ayun, andun siya, punta tayo doon, andun si Jesus, andun yung ano. O, huwag kayong lalabas, huwag kayong pupunta. Or here he is in the inner rooms, do not believe it. Huwag sabi, nagsasabi si Jesus. So, binibigyan tayo ng warning. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Sabi ni Jesus, mabilis lang ang pagdating ni Jesus Christ. Parang kidlat lang na galing sa na makikita from east, na makikita rin sa west. Ganun din, see? Jesus Christ, makikita natin siya. Sabay-sabay natin siyang makikita. Verse 28, wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Kung saan ang mga buto, andun ang mga buitre. Buitre ba ang tawag sa vulture in Tagalog? A buitre nga. Anong ibig sabihin nito? Kung nasaan yung mga carcass or yung mga dead bodies or yung mga hindi followers ni Christ considered as dead na yun, ano? Kasi nga, pag nasa sa'yo si Christ, buhay ka. Pero pag wala ka kay Christ, hindi ka naniniwala kay Christ, you're considered dead already. Ngayon, kung dead already ka dito, kung nasaan ang mga dead mga buto, doon nagagather ang mga buitre. Ano yung mga buitre na yon? Sino yung mga buitre na yon? Mga kasamaan. Doon nagkasasama-sama. Yung mga dead bodies, yung mga hindi followers ni Christ, sa lahat ng kasamaan, nandun na. Sabi ni Jesus, yung vultures na yon, yung mga demons, mga naghahari sa mundo na to. Naghahari-harian. Immediately after the distress of those days,
sabi ni Jesus, ah, pagkatapos ng distress, no, ng kaguluhan ng mga panahon na yon, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. Na makikita sa Isaiah chapter 13 verse 10 at Isaiah chapter 34 verse 4. So itong verse na to ng Matthew chapter 24 verse 29. Nabanggit na rin ito, no, yung the sun will be dark and the moon will not give its light, the stars will fall. Revelation chapter 8 verse 12, the fourth angel sounded his trumpet and the third of the sun was struck, a third of the moon and a third of the stars, so that a third of them turned dark. A third of the day was without light and also a third of the night. So may roaring sound tayong madidinig. Tapos, masishaken ang mundo. Revelation chapter ano to, ah? 8 verse 12. Tapos, dito naman, then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Na makikita sa Daniel chapter 7 verse 13 up to 14. So makikita rin ito sa Revelation chapter 14 verse 1. Then I looked and there before me was the Lamb standing on Mount Zion and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. I heard a sound from heaven like a roar of rushing waters and like a loud peal of thunder. So yung pagkakasunod-sunod na kinikwento ni Jesus Christ, nagkakasunod-sunod din sa Book of Revelation. So ano sila? Walang discrepancy, nagko-corroborate yung sa Daniel, sa Book of Daniel, sa dito sa sinasabi ni Jesus sa Book of Matthew at sa Book of Revelation, kahit hindi sila sabay-sabay na isinulat, nagkakaintindihan tayo, no? Ganyan ba ako? So dating si Jesus Christ na makikita ng mga tao. So bago dumating si Jesus Christ, may mga thunder, dahil King si Jesus Christ, may maririnig tayong sound. Pero to ipepeke din, may mga taong magpepeke din, no? Ipepeke nila yan, gagayahin nila yan. Pero as followers of Christ, alam natin kung ano yung totoo. Excuse. Verse 31. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to another. So ipapadala ni Jesus Christ yung kanyang mga angels na may trumpet, no? At iipunin ang kanyang mga chosen people sa apat na sulok ng mundo. From one end of the heavens to the other. So, ito yung naman ay nasa Revelation chapter 15, yung seven angels with seven plagues. Saka yung Revelation chapter 16, the seven bowls of God's wrath. At nakasulat din sa 1 Thessalonians chapter 5. Sinasabi dito ni Jesus Christ yung kanyang second coming. Yung pag babalik siya uli, no? Alam ni Jesus na babalik siya. Pero hindi niya alam ang time dahil na kay Almighty Father yun. Now learn from this. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out,
you know that summer is near. Sabi ni Jesus, makikita niyo to sa example nito, yung fig tree, no? Na pag nakikita ninyo na yung twigs ay malambot na ng fig tree, lumalabas na yung kanyang mga dahon, alam niyo na malapit na yung tag-init. Sabi ni Jesus, even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. So, pag nakita natin yung mga signs na to na binabanggit ni Jesus Christ, alam na natin na malapit na ang kanyang pagdating. Nasa pintuan na siya. Right at the door. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, na ang generation na to ay hindi mawawala hanggat hindi nangyayari ang mga bagay na ito, yung pagdating niya. So, anong generation tayo? Generation tayo ng makakasalanan. Ngayon, yung ibang mga tao, hindi na nila naintay si Jesus Christ na, pero na kay Jesus Christ, yung physical body nila, wala na, pero nandun na sila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, yung mga Christians. Ngayon, tayo, nag-iintay pa rin tayo. Hindi natin alam kung nandito pa tayo sa lupa noon or mauuna na tayo sa heaven or sa mga anak ng anak natin, mangyayari ito. Kasi walang time na binibigay si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Hindi sinasabi ni Jesus, ni Almighty Father. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang langit at ang mundo ay mawawala, pero ang mga salita ko ay hindi mawawala, sabi ni Jesus Christ. At ang nagsasabi rin ito ay si Almighty Father kasi the Father and I are one, sabi ni Jesus Christ. Kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ, yun din ang kay Almighty Father. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven nor the Son. So, kaya nga, sabi natin kanina, yung oras, yung panahon, hindi mo lang nakakaalam. Kahit na yung mga angel, hindi nila alam. Kahit na si Jesus, hindi rin niya alam kung kailan siya pababain ni ulit ni Almighty Father. But only the Father. Si Almighty Father lang ang nakakaalam. Kaya pag may nagsasabi sa inyo na malapit na, huwag kayong maniniwala, no? Kasi si Almighty Father nakakaalam ng lahat. Ang makikita lang natin na malapit na yung mga signs. Okay? Yun ang sinasabi ni Jesus, may mga signs. Na warning na yun. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So, sa pagdadating ni Jesus Christ, parang nangyari nung time ni Noah. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Kasi nung time na nung great flood, ang ginagawa ng mga tao, busy sila. Nagpapakasasa, nagpapakasaya. Ito namang si Noah, gawa ng ark, pukpok ng pukpok ng kahoy. At nung inutusan na siya ni Almighty Father na pumasok na ng ark, ang ginagawa ng mga tao, baliwala pa rin sa kanila, hindi nila pinapansin si Noah. Pati yung mga warning ni Noah. Pinagtatawanan nila si Noah. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. At wala silang alam kung anuman ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha. At sila ay kinuha lahat ng baha. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Ganon din ang mangyari sa pagdating ni Jesus Christ. Walang nakakaalam. Yung ibang mga, so simpleng araw lang din mangyayari yun. Na? Simpleng araw lang. Walang warning. Pero malalaman mo lang sa signs na binigay ni Jesus Christ. Two men will be in the field. One will be taken and the other left. So, example ni Jesus, dalawang lalaki ang nagtatrabaho. Isang na-save or kinuha ni Jesus Christ. Ating isa ay naiwan. Isa pa example, two women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. So, ang binanggit dito, babae lang at lalaki. No, two men.
tsaka to women. Walang sinabing gender na gender X, gender ABCD, wala. Kundi dalawa lang, men and women. Yung wala naman sinabing two people who identify themselves as walang ganon. Sa babae lang at lalaki. So may isa masisave, may isa hindi. May isa makakasama si Jesus Christ, may isa hindi. Parehong nagtatrabaho, no? Parehong sila nagtatrabaho. Parehong Christian. May isang Christian na hindi totoong Christian, na iwan. Hindi nakasama, hindi sumama, hindi kinuha ni Jesus Christ. At yung isa naman ay kinuha ni Jesus Christ. Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Kaya magbantay tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating Diyos. Sabi ni Jesus, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Sabi ni Jesus, kung ang isang ang may bahay, alam niya kung kailan darating ang magnanakaw, sana nagbantay siya, no? At hindi na nakawan ang kanyang bahay. So also must be ready. So you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Ang pagdating ni Jesus Christ, hindi natin ina-expect. Ha? Kung kailan. Kasi lahat tayo, busy tayo. Dapat maging busy tayo sa pagmamahal kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ sa pagpa-practice ng kanyang mga tinuturo. Dapat doon ang ating pagkakabisihan. At laging malinis, dapat lagi ang ating damit. Not literal na damit no? na malinis na damit, kundi yung alam na naman natin, yung puso natin. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? Sino ngayon ang isang faithful at matalino na servant na ginawa ng kanyang master na maging mag-in charge sa buong bahay niya para magbigay sa kanya ng pagkain sa tamang oras? Tanong ni Jesus. It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Mabuti pa sa servant na yon na dapat niyang ginagawa ang dapat niyang gawin, na in-expect sa kanyang gawin ng kanyang master. So tayo rin, kung anong in-expect sa atin ni Almighty Father, maging faithful tayo, yun ang expected sa atin kasi follower tayo ni Christ. Dapat ang ginagawa natin ay yung tama, na mas na tama sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Truly I tell you, He will put him in charge of all his possessions. At pag nakita ni Almighty Father na tama ang ginagawa natin, righteous tayo sa paningin niya, ibibigay sa atin, ano? He will put him in charge of all his possessions. May inherit natin ang ating ang heavenly kingdom. Bibigyan niya tayo ng eternal life. Ito ibig sabihin nito. Dapat maging trustworthy tayo para ma-entrust sa atin ang nabigyan tayo ng real treasure. Ano yung real treasure natin? Si Jesus Christ at si Almighty Father, na makasama sila. But suppose that servant is wicked and says to himself, paano kung ang servant ay wicked, salbahe? My master is staying away long. Sasabihin ng servant, ay matagal pa naman darating si Jesus eh, hindi pa darating yun. And he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. So ang ginawa niya, iniwan niya ang kanyang mga kasamahan. Nagpakasasa siya sa buhay, gumawa siya ng mga kalokohan sa buhay.
No, Christian siya, no, pero matagal sa tingin niya, matagal pa darating. Ano muna ako, hindi muna ako magpo-focus kay Christ. Ang gagawin ko muna, magpapaka-busy muna ako sa kung ano man to. Dahil wala pa si Jesus Christ, mukhang matagal darating pa yon. Mukhang hindi ma muna, matagal pa. No? Anong mangyayari? The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. So darating yung master ng servant na yon sa oras na hindi niya in-expect. At minsan din, ano, habang wala pa si Jesus Christ, may oras tayo dito sa mundo na hindi natin in-expect na bukas pala kukunin na tayo. Pero hindi pa ngayon, huwag kayong matakot. No? Kaya dapat lagi tayong on fire sa pagmamahal kay Almighty Father kasi hindi natin alam ang ating buhay. Hindi natin hawak ang buhay natin. No? Tao lang tayo, wala tayong power. Ang power natin, ang power na kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kaya huwag tayong mayabang. He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites. Anong mangyayari sa follower ni Christ, kunyari na yon, kunyaring Christian siya? Anong mangyayari sa kanya? He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites. Kasama niya yung mga ipokrito. Hihiwain siya. Where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano ibig sabihin na ito? Nung hihiwain siya at kasama niya ang mga ipokrito, where there will be weeping and gnashing of teeth. Saan niya ito? Nahihiwain siya ng madami, cut into pieces. Ito ay sa impyerno. Weeping and gnashing of teeth. Kasama ng mga hypocrites, ng mga sinungaling. Pag hypocrites ka, sinungaling ka eh. Pag sinungaling ka, yung tatay mo, syempre, alam nyo na yung tatay ng mga sinungaling, di ba? Yung hypocrites ang galing yun sa, gaya ng binanggit ko dati, hypocrites. Ang ibig sabihin ng hypocrites sa Greek, no? Actor. Umaarte. Ha? Ang dami ngayong magaling umaarte. Hindi na artista, umaarte. Umaarte sa pulpit, umaarte sa mga harap ng tao, umaarte na kunyari Christian sila, kunyari sila ang Messiah, kunyari apostle sila, kunyari ano ba sila, kunyari chosen by God sila, sinasabi nila, sila na nagsasabi nun, kunyari ano pa ba sila? Pero ang totoo, yung puso, nakatingin si Almighty Father. Kaya kahit umarte ng umarte ang mga tao, na kunyari sila yung apostle, kunyari sila yung evangelist na magaling, kunyari prophet sila, umarte sila to gain earthly possessions. Yun ang ginagawa nila. To gain material things. To gain yung paghanga ng mga tao. As true Christians, hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin si Almighty Father, ang validation ni Almighty Father, ang kailangan natin. Hindi tayo kailangan magpanggap kay Almighty Father. Ang hirap magpanggap, ha? Kailangan yung pagpapanggap mo consistent. Ang hirap kaya nun. Kaya minsan yung mga leader, hindi nyo makakausap yan. Na? Nang biglaan. Hindi nyo makakausap ng biglaan yan. Kasi nagpe-prepare yun ng kanilang script. Yun, kaya pag
sasabihin, pupunta ko kunyari sa bahay, gusto ko makausap siya, ano, hindi available yan, hindi available. Kasi nga, hindi pa siya naka-prepare, hindi pa siya naka-makeup, hindi pa siya nakadamit, ibig sabihin ko, hindi mo makakausap ng maayos, kasi nga, nagpapanggap siya, artista siya eh. Ang daming artista kaya kahit sa ibang bansa. Para maka-gain. Ha? Ng material things. Ng paghanga ng mga tao. Hindi ating kailangan. Ang kailangan natin si Jesus Christ, kasi Almighty Father. Yun ang kailangan natin, na maging faithful sa kanila. Ang sundin ang mga sinasabi nila sa atin. Ang salita ng Diyos, ilagay natin sa puso natin, ilagay natin sa iisip natin, yung pagmamahal ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi pagmahal natin si Almighty Father, sunod-sunod na yan yung gagawin natin. Lagi na tayo magpe-pray, magbabasa ng Bible, magiging maayos ang pakikitungon at sa kapwa-tao. Magiging totoo tayo sa sarili natin. Magiging humble tayo. Gagayahin natin si Jesus Christ. Nawawala yung pride natin. Hindi man agad-agad, nawawala yan. Paunti-unti. Binabago tayo ni Jesus Christ paunti-unti. Kaya kailangan natin magpasalamat kay Jesus Christ. Dahil binibigyan niya tayo ng opportunity na makasama sila in heaven. Makuha natin yung inheritance natin. Opportunity na natin ito. I-grab din natin ang opportunity na ito. Dahil pag hindi natin grab yung opportunity na binibigay sa atin ni Jesus Christ, pagsisisihan natin ito ng habang nasa impyerno. Gusto niyo ba yun? Nasa impyerno kayo, sisisi kayo. Hindi niya. Kaya nga, yun ang lugar ng mga patay. Kasi nga, yun ang second death. Buhay ka na, no? Kaya lang sinatawag na second death kasi wala ka ng pag-asa, wala ka ng, hindi ka na makakaalis sa ganung lugar. Sa impyerno. Kaya may opportunity tayo ngayon. Ang haba pa ng opportunity natin. Sa ngayon, hindi natin alam ang bukas, ang hinaharap. Kaya bigay natin yung future natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father, pati ang present natin kay Almighty. Yung past natin, mga kasalanan, nilinis sa tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Ang importante yung ngayon tsaka yung future natin. Itingin natin ang mata natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kilalala natin ang tatay natin. Matindi magalit si Almighty Father, pero loving siya. Kaya lang siya nagagalit. Kasi nga, hindi natin siya sinusunod. Na yung utos naman niya ay para naman sa ikabubuti natin, hindi naman para sa ikasasama natin. Kaya siya nagagalit, hindi niya tayo, gustong mapahamak. Gusto niya tayong mapabuti. Kasi mayroon magsasabi, selfish si Almighty Father. May mga ganun tao, selfish naman eh. Paano mo masasabing selfish? Eh, bibigyan ka nga ng eternal life. Makakasama nga natin sila in heaven. Yun ang pinaka-treasure. Makakasama natin royalty, magiging anak tayo ni Almighty Father. Hindi pa ba kayo masaya nun? Kasi mas nagusto natin yung mundo na to. Masisiyahan kayo. Sasarapan kayo sa mundo na to. Na binubulag tayo ni Satanas. Lagi natin tatandaan, ano? Mahal na mahal tayo ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Kaya ginagawa nila to. Walang tigil ang trabaho nila. Hindi sila tumitigil ng pagbabantay sa atin.
ng pag-iisip, ng pag-aaruga, ng pagko-comfort sa atin. Hindi tumitigil ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Pinadala sa atin ng Holy Spirit para may kasama tayo. Si Almighty Father nakatingin sa atin, si Jesus Christ nakatingin sa atin, yung Holy Spirit ginaguide tayo, tulong-tulong para sa kapakanan natin, tapos hindi tayo nakikita yan, ano? Hindi nakikita yung pagmamahal ni Almighty Father. Kaya kasi hindi nakikita dahil wala ang pananampalataya. Kailangan natin ng faith kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Basahin natin ng testimony, tong Bible. Thank you and God loves us all so much.